Good morning. Good morning, guys. Okay, balik tayo sa kusina ni Kuya. Guys, ngayon, kakaiba ang ihahanda natin pagkain, no? Pero para matunghayan ninyo, umpisa na natin ang ating gagawin o ang ihahanda ko ngayon. Tinatawag yan sa amin napkinaw, no? Napkinaw. Pero kung sa Katagalogan yan, yun ay tinatawag na anong tawag ito? Daing. Kuntay. Kasi tinatawag yan na daing kasi hindi yan inaalatan ng pagtimpla. No? Hindi maalat. Pero ibabad saka ibilad ng kalahating araw. Pagkatapos, pwede mo nang matuhin. Pwede nang pretuhin. Yun ang laptingaw kung tawagin sa amin. Laptingaw nesta. Okay, tara na. So makita nyo guys, meron tayong sangkap dito. May handa. Okay, may patis tayo. Yan. Siyempre yung isda natin. Yan. Tapos may kalamansi tayo. May kalamansi tayo. Bawang. Sibuyas. At pamintang durog. Okay? Siyempre may susunin tayo. Okay. Panoorin nyo guys hanggang sa dulo para malaman nyo kung ano talagang ang technique ng paggawa ng laptingaw. Ulitin ko, daing yan sa Katagalogan. Sa mga Bisaya, laptingaw. Laptingaw na isda. Okay. Lininisin natin ang mga sangkap natin, handa natin. Dali lang guys. Okay. Ayan. Sibuyas, bumbay, iwain natin ang pino. Okay, halo natin dyan. Bawang. Ipigayin na natin ng ganito guys. Pinuhin. Iwain ng pino para makalabas yung katas, no? Ayan. Ito ang ay ang pangpabango ng laptingaw natin. Okay. Alam ko dyan. Siyempre yung mga kalabansi guys. Sila ka ito dyan. Maraming classic luto ang isda. Kaya isa ito sa mga popular na luto ng mga Bisaya, guys, ang laptingaw. May nagtatanong, hindi ba ito na sisira or napapanis or na siyempre, hindi naman ito maalat. Kasi ang gawin natin nito, guys, bilad natin ito sa araw. Mga kalahating araw bago natin ulam bago natin pituhin.
Hindi naman masisira ito kasi kung hindi naman mauubos, pwede mo nang i-rip, no? I-rip mo yan. Sariwa pa rin yan pag kukunin mo, tapos iloto mo sa kwan. Ayan, tama na yan. Saka durog. Kamintang durog. Ayan, oh. Okay. Saka yung seasoning natin. Okay. Kalahati lang. Ito na yung buong sangkap na i-marinate natin dito sa isda natin, guys. Yan. Lagyan natin ng konting suka. Ayan, suka tayo handa para hindi lalangawin. Ayan. Ito ang sikreto pag naglalapdingaw ka o gagawa ka ng tuyo, no? Lalagyan ng suka. Ang kalaban na nito, guys, yung pusa. Kaya kung magbibilan ka ng isda, bantay sarado ka. Baka maisahan ka sa pusa. Kasi mabango ito para sa pusa, eh. Paborito nila ito, guys. Ngayon, ang susunod natin gawin, ito na namang isda ang ihanda natin. Ayan, o. Oh. Iwain natin ng pagkanyan. O, oh, hatiin natin yan sa likod ang kutsilyo. Ayan. Laro ba, guys? Ayan. Yun. Oh, kita nyo? O. Oh. Nahati na. Tapos, sit aside ko na natin kasi alisan na naman natin to ng mga bituka. Ayan, oh. So mamaya na sit aside ko natin yan, yung tapos nang nahati. Ganyan lang, guys, no? Kailangan gabit ka ng patalas na kutsilyo para hindi durog ang kinalabasan ng isa. Kita nyo? Ayan. Mamaya tanghalian, alas 3:30 na ngayon ng umaga. Mamaya pananghalian namin ito. Ito ang ulam namin mamaya. Ayan. So, abangan nyo, guys, ang siyempre ang karuktong ng video na ito. Pagkatapos paghanda, ibidad natin, tapos hanggang lulutuin natin. Okay? Okay. Kailangan pa kasing alisan ng mga bituka para maganda talaga ang kinalabasan, malinis. Plus ko naman itong isda natin.
Ganyan talaga ang Pinoy, guys. Maghanap talaga ng paraan, no? Pwede naman itong lutuin na kagad. Pero naghanap pa ng ibang paglasa ang Pinoy. Ganyan talaga ang Pinoy, unique, no? Nag-iimbento, kaya ito ngayon, sa isda, sa isda pa lang, ang dami-dami ng butahe. May scabitsing isda, petong isda, taksyong na isda, diba? May tuyong isda, may laptingaw na isda. Dami-dami pa. Daming patahe sa isda, guys. Kaya kung gusto nyong makatikim ng ganito, yung hindi pa nakasubok, gawin nyo sa bahay, guys. Dali lang, oh. Pagkatapos nung hiwain, baba natin ito sa ating sauce, sa ating ginawang sauce. Tapos, ibilad natin ng 3 oras hanggang kalahating mga 6 hours, okay lang. Tapos, lulutuin mo. Prituhin mo lang. Wala na. Sarap. Marami kang kanin maubos, guys. Natitiyak ko sa inyo dahil ito talaga ang mga paborito ng mga Bisaya. Imaginin mo na lang, di ba? Kung nakakain kayo ng bangus, daing bangus, daing na bangus, kaya lang yung daing na bangus, hindi binibilad yun eh. Parang binababad lang, nalalagay lang sa rek, tapos pito, pinipito. Okay, ngayon, tapos na, guys, lilinisan na naman natin ang mga bituka ito. Okay. Ayan, oh. Ganyan na paglinis, oh. Ayan. Okay. Ayan lang, oh. Tanggal mo ng patiyasak, tanggal mo para malinis talaga. Ayan, hukas sa pati niya ang konti. Kaya lang medyo masilan ang paggawa nito, kasi yun nga, pag hindi mo na pupito yung sangkap, lalangawin niya sa labas. Yan ang kalaban dito. Lalangawin. Pangalawa, kakainin ng pusa. Pag di mo nabantayan, ubos na. Sayang lang pinaghirapan mo, di ba? Guys? Ayan. Kahit anong klaseng isda pwede dito, guys. Ayan. Mamaya, pag luto mo, halimbawa, tatlo lang lutuin mo, kasi yun lang para lang sa pamilya, apat o lima, yung iba, ilagay mo sa rip. Ilagay mo lang sa rip. Para hindi siya masira. Okay. Diba, guys? Okay, ayan. Ganyan lang. Papakita ko talaga sa inyo kung anong gagawin na ang labas, ang kinalabasan ay masarap at malinis ang pagkain mo. Ayan. Ayan. Sigurado ako dyan, yung mga OFW natin, di pa nakakain ng ganito. Pag uwi nyo dito sa Davao, sa Pilipinas, subukan nyo to, guys. Napakasarap. Kung magsawa kayo sa pretong isda, paksil na isda,
dito, subukan nyo. Sigurado akong maparami ang kanin ninyo, guys. Yan. Klaro ba? Hasang at ito ka ang inalis. Dalawa na lang. Okay, last but not the least. Okay. Ayan na guys. Pwede na natin itong pukasan. Dali. Pukasan na natin ito. Dali lang. Ayan, may tubig na tayo inanda. Pwede nang ubuhos dyan, guys. Okay. Yan lang. Matatid yung konti yung camera. Kita nyo guys, oh. Malinis na masyado, di ba? Malinis na. Yan yung resulta katapos na alisa ng bitoka at gills. Hasang, kumbaga. Yan. Tapos katuluan natin ang yan, yung tubig. O, ito na guys. Okay, ang sunod dito na tayo sa babad. Ayan, isa-isa natin ang babad, guys. Ayan. Tapos, ayan. Para ma-absorb niya ang soft natin. Ayan. Kabalik tayo lang. Yun. Yun na guys. So, tapos. Ayan na siya. Aray na. Radak natin. Ayan. Ilipat natin dito guys. Ipahayin natin. Ayan. So, dapat naka
Yaya, yan, ganyan. Nakahiga, yung baga. Yan. Higa mo ng ganon. Ayan na siya. Ibuhos natin si ibabaw ang sauce. Para na sa ibabaw siya. Tapos baba natin guys ng isang oras. Baba natin guys ng isang oras at saka pa natin ibilad. Okay? Yun lang guys, tapos takpan naman natin kasi yung langaw papaligid-paligid na, paligid-digid na. Okay, abangan natin ang karugto dito guys, maya-maya. Okay. Okay guys, nandito na tayo sa labas ng bahay. Ibibilad na natin ang ating labtingaw. Okay, honorin nyo guys. Okay, yan ako. Ayan natin labtingaw. Okay. Tapos meron na tayong screen na paglalagyan ng labtingaw para hindi siya makain ng pusa. So, ito lang gawin natin guys. Okay. Dalawang piraso ito, nasa ilalim na yung isda. Ayan o. Dapat may humahawak dito. Day, palihog na ka din, baby. Kailangan natin ng assistance. Guys. Hawak lang, konti, hawak lang kadali. Naong aning. Ano daw? Wala lang. Wala daw. Nada lang. Ang ilaw mo dito. Eh. Ang ilaw ba ang ilaw? Ah. Okay. Magsusuplada ang assistance natin, guys. Eh. Yan lang oh. Lalagyan ng screen yan ilalim at ibabaw para hindi ma kain sa pusa. Masaya. Payong pasang inita. Diyo nanggit kayo. Sayang. Okay guys, kuha pa daw siya ng payong. Hirap talaga itong mga season natin na walang kita. Wala tayo yung sweldo. Parang ano, parang okay, ayan na guys. Tuloy natin. Ganyan lang. Lapit na, konting tiis na lang. Iurot ni mo. Wala. Marami masyado pag inubos natin yun. Okay, tapos na. Parang ganyan. Para may protection sa pusa. Ayan. Okay. Ayan na guys oh. Okay, basahan natin ha. Para pagtuyo nyan, nasa isda ang lasa. Ayan guys oh. Paborito ng ano yan, mga langaw. Kaya lang, lagyan natin ng suka para inisilagaan ng dadapo. Dalawang kalaban natin dito. Langaw, at ito pala. Langaw, pusa,
at yung kapitbahay natin na maingan yung makatikim ng putahe ko. Kaya yan na guys, finish product natin. Mamayang tanghali, yan ang ulan namin. Okay, ayan na, kita nyo guys. Okay, hanggang sa sunod natin video guys. Ito si Kuya Elmer, nagsasabi sa inyong good luck kayo, happy viewing sa mga followers ko, at ingat tayo dyan. Bye bye.